radish o labanos sa Tagalog ay isang uri ng gulay. Tulad ng carrot, ito din ay tumutubo sa ilalim ng lupa. Ito ay pahaba na kulay puti. Karaniwan itong makikita sa mga taniman sa buong bansa. Ang labanos ay kadalasang ginagawang salad kasama ng iba pang gulay. Kasama din ang labanos sa napakasarap na sinigang. At hindi lang ito basta masarap. Alam mo ba na marami din itong hatid na magandang benepisyo sa ating katawan? Tara na at ating pag-usapan ang labanos at mga bagay na maitudulot nito. Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang laman ng labanos. Hindi lang ito masarap. Ang labanos ay mayaman sa nutrients gaya ng potassium, calcium, sodium, at vitamin C. Mayroon din itong thiamine, niacin, riboflavin, folate, vitamin B6, A, and K, as well as iron, magnesium, phosphorus, at zinc. Ang labanos ay isang napakamasustansyang pagkain. Matagal din itong ginagamit na sa traditional medicine. Narito ang mga karamdaman kung saan ginagamit ang labanos. Leucoderma o vitiligo. Ang labanos ay may detoxifying and anti-carcinogenic properties na mahalaga sa paggamot ng leucoderma. Ang pinulbos na buto ng labanos at binabad sa suka at ginger juice ay ipinapahid sa mga white patches. Lagnat. Matagal nang ginagamit ang labanos para sa lagnat, hindi lamang dito sa ating bansa. Nakakatulong ito na pababain ang lagnat ng isang may sakit. Pinapakuluan lamang ang bungang ugat nito at saka ipinapainom sa may lagnat. Ubo at sipon. Ang pag-inom ng pinaglagaan ng bulaklak ng labanos ay ginagamit din bilang gamot sa ubo. Mas mainam kung inumin ito habang mainit-init pa. Ang labanos ay isang anti-congestive. Ibig sabihin, binabawasan ang paninikip o congestion sa respiratory system. Kaya nakakatulong ito na mailabas ang sobrang mucus at maging clear ang sinuses. Pananakit ng sikmura. Madalas bang sumakit ang sikmura mo? Maaari mong subukan ang labanos. Dahil ang pagkain ng bungang ugat ng labanos ay nakakatulong para mabawasan o mawala ang pananakit ng sikmura. Kadalasang pinaiinom sa taong dumadanas ng diarrhea ang pinaglagaan ng sariwang dahon ng labanos. Maaari ding makatulong ang pag-inom sa katas ng dahon nito. Paninilaw o jaundice. Ang labanos ay may substance na beneficial sa liver at stomach at isang powerful detoxifier din. Sa ilang research, lumabas na useful ito sa paggamot ng jaundice o paninilaw dahil inaalis nito ang bilirubin. Binabawasan din ng mga labanos ang pagkasira ng mga red blood cells na sanhi ng paninilaw ng balat sa pamamagitan ng pagdaragdag ng sariwang supply ng oxygen sa dugo. Karaniwang ginagamit ang mga itim na labanos sa paggamot ng jaundice at kapaki-pakinabang din ang mga dahon nito. Hirap sa pag-ihi. Ang labanos ay isang diuretic, meaning pinapataas nito ang produksyon ng ihi. Nakakatulong din ang juice ng labanos para mabawasan ang pamamaga at burning sensation kapag umiihi. Nililinis nito ang kidneys kaya nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney and urinary system infections. Ang labanos ay may antifungal properties din at kayang labanan ang fungus na Candida albicans na nagiging dahilan ng oral and vaginal yeast infections. Paso, ginagamit na pantapal sa bahagi ng katawan na napaso ang dinikdik na bungang ugat ng labanos. Mabahong paa. Kapag naman ang iyong paa ay may amoy na di ka nais-nais, maaari mo ring subukan ang labanos. Ang ginagawa lamang ay kumukuha ng bungang ugat ng labanos at saka dinidikdik ito at ipinapahid sa paa. Insect bites. Ang labanos ay effective din sa mga kagat ng insekto at bee stings.
Lagyan lamang ng juice ng labanos ang apektadong parte ng katawan para mabawasan ang sakit at pamamaga nito. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano-ano pa ang mga bagay o benepisyo na makukuha natin sa pagkain ng labanos. Let's start! Immune System Booster. Sa isang kalahating tasa lang ng labanos bawat araw ay naglalaman ng halos 15% na ng recommended daily intake ng vitamin C na kinakailangan natin para mapanatiling malusog ang immune system. Ang vitamin C ay tumutulong sa metabolism, sa production ng collagen, which is nagpapalakas ng walls ng blood vessels at nakakatulong na mabawasan ang tsansa ng pagkakaroon ng atherosclerosis o yung pamumuo ng fats sa daluyan ng dugo. Maayos na pagdumi. Ang labanos ay mataas sa fiber na tumutulong sa panunaw, water retention at nakakatulong na mabawasan ang paninigas ng dumi. Isa sa mga pangunahing sanhi ng constipation. Nakakatulong din ang labanos sa production ng bile. Ang bile ay napakahalaga para sa pagkakaroon ng magandang digestion at tumutulong sa liver and gallbladder. Pampapayat. Ang labanos ay maliit lamang, ngunit mabilis ito makapagpabusog at walang masyadong calories. Mababa ito sa digestible carbohydrates, mataas sa fiber at maraming lamang tubig kaya naman ideal ito na isama sa diet ng mga nais magpapayat. Mainam para sa puso. Ang labanos ay good source ng anthocyanins. Yan ang nagbibigay kulay dito. At nagbibigay din ng maraming health benefits. Ang anthocyanins ay nakakapagpababa ng risk ng pagkakaroon ng cardiovascular diseases as well as anti-cancer at anti-inflammatory din. Mayroon din itong potassium na maraming health benefits gaya ng pagpapababa ng blood pressure. Ito ay dahil nakakatulong para ma-relax ang blood vessels kaya magiging maayos ang blood flow. Magandang balat. Ang labanos ay may vitamin C, phosphorus, zinc at some B complex vitamins. Ang lahat ng ito ay maganda para sa skin. Ang mataas na water content sa labanos ay nakakatulong din para ma-hydrate ang balat. Ang dinurog na hilaw na labanos ay magandang cleanser at face pack. Tumutulong din ang labanos para maginhawaan ang karamdaman sa balat tulad ng dry skin at mga pantal. Sadyang napakaraming benepisyong hatid nitong labanos. Masarap na, masustansya pa. Kung nagustuhan mo ang ating video, mag-subscribe lang po kayo. Thank you for watching!